بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. الحمد لله tayo po unang-una magpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagtipon-tipon po tayo ngayon. Ngunit hindi po ito nangahulugan na ang ating pagtitipon-tipon ngayon ay alam na natin, no, meron pong pagdiriwang sa mga ano. Ngunit ito kahapon pa, naisip ko na, no, isa pang araw, yung iba lang sa ating mga kapatid ang na bakit itinapat sa ganitong sitwasyon. So wala po tayong ganong intention na ginawa natin ito para doon sa ganong celebration. Alhamdulillah, naisip din pala namin masamainam siguro yung magtipon-tipon tayo paminsan-minsan, no, para po natin pag-usapan ang mga bagay-bagay na makapagbigay po sa atin ng inshallah magandang aral, no. Alhamdulillah, lalo na ngayong kasama po natin ating ustad na magaling magluto, mashallah. At sa pagod niya ngayon, sabi niya hindi na rin kayang magluto ng pansit, no. So si Ibrahim natin tinatawagan. Ngayon inshallah natin nais po nating umpisahan ang ating programa, konting programa, sa pamamagitan po ng mga meron po tayong mga katanungan sa ating mga sa ating kapatid na bagong yumakap sa Islam. Ating pong tatawagin si Brother Ali, si Alex Alipustain. So parang nakakatakot po yung kanyang apelyido. Ngunit, alhamdulillah. Oh, Ali ka rito, Ali. Brother Ali, mashallah. Salamu alaikum warahmatullah. Musta na? Alhamdulillah. So maaari mo kayang maikwinto sa amin ang paglalakbay mo ba tungo sa pagyakap mo ng Islam. At inshallah, mapulutan po natin ng magandang aral, inshallah. Ikwinto mo na hindi naman mahaba. Ano ang naramdaman mo pagkatapos kang yumakap ng Islam at ano pa ang mga plano mo ngayong nasa Islam ka na? Ano bang mga magandang bagay na pinaplano mo bukod sa pag-aasawa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, na ako ay bagong yakap sa Islam. Kaya ako nagyakap sa Islam dahil naramdaman ko na ito yung tamang relihiyon para sa atin na nilikha ng Panginoon na si Subhanahu wa Ta'ala. At ito yung tamang pagsamba para sa atin na nilikha dito sa mundong ibabaw. Tapos nung dito sa pagyakap ko sa Islam, maganda yung ano, maganda sa pakiramdam na maluwag na iba yung doon sa dating kung ano na sa Katoliko nga. Ayun. Tapos so ngayon, anong nararamdaman mo dahil Pasko ngayon at dati yan ang ginagisnan mo, eh ngayon Muslim ka na. Anong nararamdaman mo na ngayon Muslim ka, wala nang Pasko ka, at saka noon na may Pasko? Ayun, nung ngayon na nararamdaman ko na sa pagdiriwang dati ng Pasko nung ako ay ano, parang wala naman ding ano, kasi dati hindi naman din ako masyado nag-ano ng sa ano. Din yun nga lang yung pagdiriwang dati, ang pinagdiriwang dati yung sa anong ano ni Jesus, yung kapanganakan, na which is mali naman dapat ang pag-ano dapat talaga, na hindi naman talaga dapat ipinagdiriwang natin yun dahil hindi naman talaga si Jesus ay pinanganak ng ganoong ano, gantong pizza, gantong buwan, kundi pinanganak siya ay panahon ng ano, ng taginit or panahon ng dates. Ibig sabihin, okay lang sa'yo na ngayon wala nang Pasko. Mas okay. Mas okay po. Mas masaya. Mas masaya po yung ano. Mas masarap po yung pakiramdam na wala kang pinagdiriwang dahil mali naman yung pinagdiriwang. Ngayon ba, Brother Ali, na nalalaman ng iyong mga magulang na yumakap ka ng Islam, na sabi mo ba sa kanila na ako yan ay isa ng Muslim? Apo, na ipaalam ko na po sa aking pamilya na ako ay isang ganap ng Muslim. At natutuwa po sila sa akin. At yun nga po daw, masaya sila para sa akin na dahil ako ay nag-Muslim. Kumbaga, hindi, sabi nila,
magulang ko, hindi naman maling landas yung aking tinatahak, kundi tamang landas ang tinatahak ko. Kasi nandito sa Islam, napakadaming, ano, kung pag-aaralan lang talaga natin at isa sa puso natin ang pagyakap sa Islam, ay napakaganda. Napakaganda. Nandito na lahat, lahat ng mga, ano, yung mga sinasabing binabawal sa mga Muslim, yung sinasabi nilang eto, ganito, bawal, ganyan, eh, hindi nila nalalaman na yung mga bawal na yun ay para din sa atin. Napakasarap ng pakaramdam kung ito ay papakinggan natin at susundin natin dahil para din to sa atin. Hindi tayo naliligaw ng landas. So naano mo na rin, Brother Ali, ibig sabihin, may plano ka rin ipaparating sa iyong mga magulang, yung mensahe ng Islam sa kanila? Opo. Naumpisahan mo na ba silang? Inisyala po, pag ano po, yung siguro po pag-uwi ko. Pero nung nakakausap po yung mga nung magulang ko tsaka yung ate ko, may sineshare na rin po ako sa kanila pa unti-unti lang. Pero inshallah pag-uwi ko siguro ma ano ko sa, may share ko sa kanila yung ano ng Islam, tungkol sa Islam. At ang ano, Brother Ali, sa ano ka, no, sa Batangas kasama Batangas si po. Brother ano po, Abdurrahman, mashallah, alhamdulillah. So ano bang bagay sa Islam ang nagbibigay sa'yo ng attraction, no? Yun talagang pinaka main na aspeto ng Islam, kung saan yun ang nag-a-attract sa iyo para ito ay yakapin. Yung pong ano, ang number one po nag-attract sa akin sa Islam ay yung pong paraan po ng pagsamba sa ating Panginoon o sa kay Allah wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Napakaganda ng pagsamba dahil talagang iyon yung tama na pagsamba natin sa ating Panginoon. Yung bang pang sumuko ka, yung magpapatira pa ka sa lupa. Napakalaking sacrifice yung pagpatira pa, pagsuyod ng ganon. Eh napakalaking ano nun, hamon natin sa buhay na dahil nung dati, nung sa Katoliko nga, eh hindi natin nagagawa yung mga ganong pagsamba kung saan-saan lang tayo nakatingin o nakikipagkwentuhan. Nakaluhod ka lang. Nakaluhod, walang ano, hindi kagaya nung sa ano talaga na talagang nasa ramdam mo yun, sa puso mo na sumasamba ka talaga sa kanya. Naka-sujud o nagpapatira pa, doon mo maraman naman talaga yung wala tayong pinagmamalaki, no? Gaano ka man ka yaman, gaano ka man kalaki, ano man ang nagiging position mo sa mundo, kapag nagpapatirapa ka, parang pantay-pantay. Yun nga po din ang naramdaman ko nung ano, yung pagkakapantay-pantay lahat ng ano mang lahi o ano mang estado sa buhay o ano mang posisyon, eh iisa yung ginagawa talagang ano. At pare-parehas lang. At higit sa lahat din, yung bang ngayong yumakap na tayo ng Islam, at yung bang naiintindihan ang layunin o bakit nandito sa mundo, dapat pa nating sambahin yung lumikha sa atin, no? So itong mga bagay na ito nagagawa natin ng maluwag, no, kahit anong estado mo ng buhay, no, masamba natin ng Allah sa isang pamamaraan, subhanallah, sa katuruan ng mga propeta na siya nagdala ng mensahe. Alhamdulillah. So anong plano mo ngayon, Brother Ali, na ikaw ay nasa Islam na, at ano pa bang nais mong gawin o mga plano sa in the future yan, inshallah? Ayun po, inshallah po, ituloy-tuloy ko lang po itong pagyakap sa Islam at mapag-aralan pa yung mga dapat kong pag-aralan dahil syempre bago pa ako, mga mababait naman itong mga kapatid natin na nagsishare din sila ng mga turo din ng tungkol sa Islam. At sigurado ka bang mababayad? May at maganda naman po yung mga isinisyon nila, tinuturuan nila. Paano mo itupunik sa hadith na talagang mga mababayad sila? Lalo na pag-gisip tuloy yan. Umiiwasan siya pa. Alam, ano lang, Brother Ali, ang aming payo din sa iyo na sabala, yung bang pagkuha natin yung kalaman, dapat sana magiging seryoso ba tayo lahat, no? Lahat, wala nang ano, ako, unang-una ako, at yung mga kapatid, na yung pagkuha nating kaalaman, ba sana maging seryoso tayo, no? Dahil, ano kaya ito sumala? Maaring ngayon, hindi pa natin nalalaman ang resulta dahil nandito sa mundo, pero pag nandito sa kabila, kapag nakikita natin na magsisisi man tayo,
hindi na tayo makakabalik. No? So ito, alhamdulillah, yan ang kagandang Islam. Dahil meron tayo talagang dalil na ito yung buhay natin, dapat nating, kasi may mga katuruan eh. At alhamdulillah, meron tayong mga kapatid na talagang may kaalaman na talagang isinishare sa atin at walang bahid ng pagdududa, no? Iba sa yung ano. So, ang pakiusap ko lang sa mga kapatid na sana pagka nag-aaral, tigil ang cellphone. No, maring tigil ang close. Tapos, kailangan natin ipaano sa ating mga mahal sa buhay na wala rito na ito yung oras na pwede mo akong tawagan. Ito lang po ang oras. No, kasi nag-aaral po kami rito. Yan ang tama, no? Inshallah. Pa, sa lahat po yon, sa lahat. Hindi lang po, wala po akong pinupunteriya, pero nakatingin ako sa isang tao. Pero, parang wala dito yun. Oh, wala dito yan, wala dito. Alhamdulillah. So, inshallah, ay, ganun lang, bro. Salamat sa mga, mashallah, sa mga dang paliwanag mo, at sa iyong mga, sa loobin tungkol sa Islam, alhamdulillah. At ngayon atin pong isusunod po nating kapanamayan, inshallah, ating kapatid na si Brother Mahmud. Mahmud, itong bata ito minsan nawawala, lumalabas na maano ito eh, matalinghaga eh, subhanallah. Oo. Dito ka tagulilong, subhanallah, palaging. Oo, mabuti na ano ko ngayon ito. Brother Mahmud, mashallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matagal ka namin kasama, ngunit hindi pa namin na rinig mula sa iyo ang paglalakbay mo tungo sa Islam. Alhamdulillah. So, isa ka ng magandang pagkakataon na marinig namin mula sa iyo ang salaysay kung paano po natin na paano mo nayakap ang Islam. Alhamdulillah. Okay. So, ang umpisa po nung paglalakbay syempre pumunta po dito sa Saudi Arabia. So wala naman, walang balak, no, talaga wala din naman sa isip ko na magmumuslim ako. Okay, pero may mga pinagdadaanan tayo sa buhay doon pa lang. So sinabi lang doon, basta may nagsabi lang sa akin, huwag kang magmumuslim doon, ha. Yan. Pero sabi ko naman, parang malakas sa loob ko, eh, parang wala lang. So pagdating ko dito 2015. So October. So tuloy-tuloy lang, so nag-observe, naririnig yung adan, yung pagtawag sa pagdadasal ng mga Muslim. So parang ako lang, tatanong lang ako sa mga kasama ko, ano ba yun? Okay, so hanggang sa nagiging normal na lang habang lumilipas yung araw. So may mga bagay na, syempre puro Pilipino kaming mga teacher. So minsan sa loob ng bahay, meron hindi ka rin nakakasundo. So may mga nangyayari din na sabi ko, bakit ganito tong mga tao na to? Parang Kristiyano sila, pero or pare-pares naman kaming Kristiyano nung time na yon, pero bakit palaging magulo? Okay. Oo. So parang doon pa lang, tapos hanggang sa na-observan ko naman yung treatment naman ng ibang mga lahi. Na, and then yung school director namin, si Mr. Ahmed, may nagsasabi, ang una niyang sinabi, do you believe in Trinity? That's the question. Pero hindi naman niya nire-required na sagutin. So, parang yun lang. Then may mga babasahin din na naibigay dun sa aking mga kasamahan. So kinuha ko, so binabasa ko. Tapos sa YouTube, naghahanap ako ng mga documentary. Minsan wala na ako mapanood yung mga documentary about science, ganyan. Hanggang sa napadpad ako dun sa, ano ba yung Islam? So may mga napanood ako. Kasi may nabasa ako dun, Friday afternoon, na kung tinatawag ka ng Allah, huwag mo nang ipagpabukas o ipagpaliban. Kasi daw, pag sinabi, bukas na lang, or sa susunod na lang, or sa susunod lang mag-aaral. Yung nabubulungan ka. Oo. So afternoon, nung Friday afternoon na yon, tinawagan ko yung aking school director na sabi ko, sir, I want to become Muslim. So okay, and then in-arrange na kay Sheikh Hussein yung Saturday. So magduduhur yon. So yun yung time na nagshahada ako. Unang pagpasok ko dun sa kwarto ni Sheikh Hussein, tinanong niya,
Ano bro, anong ano, anong sa atin? Sabi, gusto ko pong mag-Muslim. Kaya walang nagdadawa sa akin na yung ganit na napupunta sa company. Wala, ako lang talaga nag-desisyon sa sarili ko. Okay, dinala ako dito, nagsahada ako. Pagbalik ko namin sa school, pinag-gusol. Hindi ko pa alam yung gusol. Diba sa'yo, maligo ka, tapos unahin mo to, unahin mo yung kanan, kaliwa. Tapos after nun, nagpunta na kami ng masjid agad. Then, may mga binigay na babasahin, yung mga pinamimigay natin ngayon. Binabasa ko lang yun, tapos nag-download ako ng mga video sa YouTube, paano magsala. Kasi during that time, hindi pa ako nakapasok sa klase. Parang inabot pa ng August ata yun, August, September, December. Hindi naman tao. Hindi naman tao. Hindi po ako agad na follow up. So, yung ilang buwan na yon, hindi naman ako yung parang, oh, nag-Muslim ako, tapos hindi ko alam gagawin ko. Naggawa din ako sa sarili ko na para matuto ko yon. Sa masjid, nakaupo lang ako, tinitignan ko kung paano sila nagsasala, tapos sinisabayan ko. So, maraming, ano, hanggang sa na-invite na nga ako, na natawagan ako na December yon, 2016. Tama ba? 2016. Ayan. So, hanggang ngayon, ganun. Huh? Naging aktibo naman sa Islamic Center, nag-aaral. Pero may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. So, medyo na... Close ang pintuan. Nai-stop. Okay. So, yun po yung ano. So, hanggang ngayon, alhamdulillah, Muslim pa rin po. Ay, yung malaking, oh, inshallah. Ayan lang malaki, ayan lang. Ayan lang malaki, ayan. Sige na. Malis, malis. Punta dito. Wait, tama na yan, tama na yan. Yun na. Bumababa daw sa baba yung amoy. Nakalim tayo. Sige na, sige. Ayun po. Ano, tapos ka na, ano sinabi mo? So, alhamdulillah, Brother Mahmud, masyala maganda po yung kanyang kwintong istorya sa kanyang paglalakbay sa Islam. So, hanggang sa masyala, hanggang ngayon, lubog litaw masyala, no? Pero nakikita ka pa rin namin masyala, alhamdulillah. So, kailan ka magiging insyala seryoso sa pag-aaral? Seryoso naman ang study. Yung nga lang may mga, syempre sa trabaho din. Oo, sa bakit? May mga, may, minsan eh, syempre hindi mo naman pwede dahilan sa amo mo na kailangan, iwanan ko muna to. So, pero inshallah, sa mga susunod na mga buwan, so inasa naman na makabalik agad. Na normal na every Friday or every, like before, every day nandito ako. Okay. Iasama-sama kong babalik yun. Those days. Araw-araw ka namin makikita. Alhamdulillah. So, wala bang mga katanungan natin mga kapatid kay Brother Mahmud? Ano bang tanong? Meron kayong itatanong kay Brother Mahmud? Pagkataon na ito habang nandito siya dahil baka bukas, wala na naman ito. Oh. Sige na. Ito na, may itatanong ka, Brother Mahmud. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang akin... ang aking lang katanungan is ano ba yung pakiramdam na nalaman mo yung katotohanan at niyakap mo ito ng walang pag-alinlangan na sarili mo talaga yung pumunta talaga sa tanggapan ng Islamiko. Yan lang po. Siyempre magaang sa pakaramdam na sa kagustuhan mo na kung anong naramdaman mo, yun din yung maramdaman ng mga kasama mo sa paligid mo na inaasahan mo na sa pagbabahagi sa kanila ng mga alam mo, eh susundan din nila yung ginawa mong hakbang. Okay, so may mga dawad na ginawa para sa mga kasamahan. So may mga umakap naman po pero alhamdulillah, ano pa rin, nag-struggle pa rin yung battle between dun sa... Pero yung pakiramdam, masaya.
magaang sa pakiramdam na yung mga dating ginagawa mo na nalaman mo na hindi pala tama, eh hindi mo na ginagawa. So, diba? Mayroon din akong tanong. Pero may bea dito pag hindi mo nasagot. Walang minus. Ano ang mahalagang bagay o punto na nakaakit sa'yo bago mo yakapin ang Islam? Ano ang pinakamahalagang bagay doon sa mga aral ng Islam o anumang bagay sa Islam na yun ang malakas na nakaakit sa'yo para pasukin mo ang Islam? So kagaya nga po ng sinabi ko, hindi naman siya agad-agad na pagtungtong ko ng Saudi Arabia ay nag-Muslim ako. So ibig sabihin, nagbasa din ako ng mga pulyeto, ng may mga, kagaya, nag-nod nga ako sa YouTube ng mga video. So yung una, yung parang, yung dedikasyon sa pagsamba sa dakilang lumikha, na wala siyang katulad sa iba, na parang yung respeto nandun na stad. Yun yung pagbigas mo sa sahada na first time mo, ano bang naramdaman mo? Hindi ka ba naiiyak o medyo nasasara ano ba naramdaman? Kasi marami akong napapanood na naiiyak ka po. Ano bang naramdaman? Ako naman hindi naman po masyadong ganun ka normal lang. O pero sa pakaramdam mo, alam mo na nasa tama ka or maloob, magaang sa loob yung nararamdaman mo. Yan po, sir. May tanong kay Brother Mahmud, mashallah. Simple lang. Habang naglalatag ng pagkain, habang busy-busy si Sheikh Hussein, pagkasikaso. Itong tanong, mahalaga din siya. Ano yung pinakadahilan? Siyempre, dating kapag Kristiyano ang isang tao, ang sinasamba talaga si Jesus. Yun yung doon tayo lumaki dati, na si Jesus yung kinikilala ng Panginoon. Ano yung pinakadahilan kung bakit nakayanan mo, kung bakit dinisyonan mo na hindi sambahin si Jesus at sambahin ng Allah? Okay, bilang Katoliko, so nung panahon naman ako isang Katoliko, linggo-linggo, okay, nagsisimba. Ang pamilya naman namin ay malapit sa simbahan, sa pare. So ibig sabihin, kami, isa kami dun sa mga pamilya na malapit dun, no? So yung nagtulak sa akin is yung... Kasi alam mo na sa sarili mo na may... Hindi mo ma-explain sa sarili mo na yun eh. Kasi iba nag-explain kung bakit, may explanation, pero sa akin wala. So, basta naramdaman ko, yun yung nararamdaman ko. So, kung ano yung dapat gawin, ginagawa. So, kasi nasa tamang nasa tama, yung tama, yung alam mo na tama yung ginagawa mo. So, pag alam mo nang nasa tama ka, ba't gagawin mo pa yung mali? Talagang dumating yung gabay ng Allah. Opo, alhamdulillah. Mashallah. Oh, kasi Sheikh, nung hala mukabala as ilal muslim na judud, kaifa aslamu, limada aslamu, masabu islamihim, kada. Allah yan, amin. Sa akin naman, Sheikh, yung pinaka dahilan ko para sa akin, sarili ko, kung bakit ako nag-Muslim. Kasi yung kami, Sheikh, religyoso yung namin, family namin pag mga ganyan. Every Sunday, talagang talaga kami, magsimba talaga every Sunday. Ngayon, pinakamalaking dahilan kung bakit nag-Muslim ako, dahil sabi ko, paano ko sasambahin si Jesus? Eh, meron siyang sinasamba. Meron siyang kinikilalang Panginoon. At tinuturo sa reliyong Kristiyanismo na isa lang yung Panginoon. So kung meron siyang sinasamba na Panginoon, yun na yung tinutukoy nila. Kasi kung sasambahin si Jesus, ibig sabihin, parang dalawa yung nila, sinasamba. So yun ang dahilan din kung bakit ako na niyakap kong Islam, dahil dun sa, paano ito, na mayroong kinikilala si Jesus na Panginoon, na yun yung dapat sambahin at yun ang sinasamba ng mga Muslim. So alhamdulillah,
Actually, no, dahil tayo naman ay binigyan ng Allah ng talino ba, no? Talagang tayo, kung naghahanap talaga tayo ng katotohanan, makikita talaga natin, no? Ngunit itong punto ba na tayo ay tayong tao lang ang binigyan ng Allah ng kalayaang pumili, no? Walang sapilitan, no? Kaya makikita ba natin talagang may mga taong kusa talagang yumakap ng Islam, katulad ni Ibrahim Mahmud, no? Hindi na kailangang ipaliwanag sa kanya ng ganito, nakikita niya kasi may talino siya, no? So mayroon niya mga brothers din na nagbabasa sila, ngunit dinadagdagan din natin ng paliwanag, kaya niyakap nila ang Islam, no? So pagkatapos nating yakapin, kailangan talagang yung mutaba, yung bang follow up, no? Kailangan talaga tayong madagdagan natin ang ating kaalaman, kasi yun ang magpapatibay sa ating pananampalataya, na yung kapag nadagdagan ng ating talino, no? Kapag nadagdagan natin, naiintindihan na natin yung salit na pagsamba, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, gaano ba siya ka maawain, mahabagin, baano pa siya nagbigay ng parusa sa mga matitigas ang ulo, no? So alhamdulillah, napakalina po sa Islam, alhamdulillah. So ang ating pong isunod, inshallah, tatanungin ang ating kapatid na si Brother Muammar. Medyo ito ay isang born Muslim, pero pasaway. Yumakap sa Islam. Pag-isabon na lang lagi. Nakalive tayo. Musit ka. Hindi ka mo. Sige, sinasabi mo. Nakalive tayo. Wala kang hiya, ha? Walang hiya ka. Sige na. Ganyan po sila magmahal. Ito bro. Hindi tapos na ako. Pasensya na po. Ganito lang talaga po yung chemistry namin. Masyaallah, alhamdulillah. Ito naman si Brother Rusin. Parang ama namin na rin to. Tumayin na parang ama namin dito. At saka si Brother Idris, masyaallah. Ito yung mga the trustees, ika nga. Ika na bro. Ano yung I-share ko yung... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngayon ay kainan na. So kakain muna kami at ipagpapatuloy po namin ang aming programa. Sa pansamantalang oras po, kakain muna kami, inshallah. At... naway maging aral po sa inyo yung aming karanasan dito. Wa akhir da'wana walhamdulillah rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apo na? Takbir! Allahu akbar! Takbir! Ay, dito po kami lahat dito, mga kapatid. Itong makikita natin sa... makikita natin dito, napakainam, kumakain ng sabay-sabay. Sa pagkain ng sabay-sabay, nandito yung baraka. Alhamdulillah. Lagyan mo ng isda. Isda kaya, mayroon na. Espesyal na lutong bahay ang aming ulam ngayon. Pansit. At saka isda, pinirito. Tong, paki wala mic tong. Inshallah kain muna kami, mga kapatid. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, muntik na nga pa ulam. Kala na ni pansit parang dito.